Oracle for the Oracle long naman. range disables. Tama yan. Fortune's End, you have your Fate's Edict, and Purify Flame. Ano so lang much. Ha, chill lang tayo ha, kasi wala na talaga kami energy gap kami. Magpadala kayo ng Milo dito. Eh, ang problema sa Mongols dito, eh kulang disable nila. Parang dalawa lang yung guaranteed disables nila. Eh, itong, ang daming, ano nito, ang daming ways to disable, to escape no side ng Happy Feet. So, for me, mas favorable naman yung side ng Happy Feet dito. Rage structures are fortified for the side of Happy Feet. Ano yun? Pampaswag. That, ano yun? Misplay o napindot lang? Napindot lang. Anong ginagawa ng Mongols dito? Baka ganyan yung ano? Bago, deklarasyon ng meta. Gera. Ay, oo. Oh, deklarasyon kumbaga. Ng gera. Kumbaga sa ano, may isang putok. Oo. Sa laban. May isang, hindi, pag nilaban kasi kayo, may isang putok. Yun yung deklarasyon ng gera. Ang deklarasyon ng gera dito, for the side of Mongols, ay mag-ano sila? Po-fortify. Fortify. Parang ano, ito na si Ben-Hur. Pwede, pakilalan natin mga tropa, pwede pang papindot po ng F5. Yun o. So, sa side ng Mongols, you have Baba Yaga on that Medusa. Aryuka on that Legion Commander. You have Proxy, Earth Spirit, Reserve on the Timber, So, and Sankey as the Silencer. And for the side naman ng Happy Feet, it's Captain AU on the Vengeful Spirit, Ben-Hur on the Shadowfiend, Jesse Vash as the Oracle, Pason on the Weaver, and Yaj Dota as the Center Warren. And words are pulled out and the horn is sound at eto na ang bakbakan natin. Game 1 of a BO2 series for the group stage of Pro Dota Cup. Pero eto, Southeast Asia. Justin Weaver, mga kaibigan, hindi trying niya makukuha. To steal. Hindi, actually, hindi, kasi, inagawan hindi, sila. Hindi, actually, steal niya kasi nga, napuestoan na siya ng dalawa doon. Yun kumbaga, lang. Sa Mongols na talaga yun eh. Oo. Alam mo naman ang Mongols, dyan ang galing sila Genghis Khan. At kaya talaga, tao, eh, kaya talaga mahilig mang agaw yan. Mm. And alam mo, SF... ito. WESG kasi malaking tournament yun. And Pro Dota Cup, wag na natin pag ano, wag na natin compare. Ayun, ayun yung sinasabi natin. Pero ito dito, dalawa nasa likod. Kaya nilang patayin ng ano dito. Lalo na nag-whirling death siya. So his first kill, wala siyang Timber Chain. And he might go down here. And reserve, mga kaibigan. Fortress End, it's done. Hindi, pero hindi siya secret. May isa bang stun? Kinakausap niya. Ako. Yung nagtitinda. Tulong. Wala. Tulong naman, kuya. Please. Pero magkano yung prize pool nito? Hindi natin pa-search alam. Pa-search lang ako. Sige. May mga natatanong eh. At yun naman. Hindi nila na-expect na nandun sa gilid ha? Yung iba. $5,000 equivalent to hindi, equivalent peso equivalent yan. 5,000? That's about 20K din. 20K, 200K. 200K din, nasa 200K, mga ganun lang. 250,000 kung makukuha dito nung magcha-champion. So, if not ever. Bad. Ano eh, kumbaga kasi hype tayo dun sa napanalunan ng ano eh. TNC. TNC. Which is 39 million pesos. Pero premier tournament kasi yun. Yun lang. Mongols dito, medyo steady handsome lang. Steady handsome number both. Pero ito si AU. AU, kinala yan sa kanyan eh. Sobrang aggressive na ito na support ni AU eh. Talagang hindi yan mananatili sa isang lugar. Ever since pa, nung TNC days niya, ganyan na maglaro yan. Laging pumaflank, laging ganyan. And alam niyo ito, na kaya nilang dalawa, Babayaga, with the stun, na stunned. Mga kaibigan, double race will hit and Ben-Hur will secure the second kill for the side of TNC. Eh, napakagandang starter. Every kill you get, kasi lalo na parang sa SF, 8 out of 3, 8 last hits and 3 denies mo lang siya dito eh. Nakakuha agad siya ng kill, so much souls going on himself and so much farm. Ayun, may nasabi dito pala, $5,000 is for the qualifiers lang po. Ay, talaga? Eh, ha? Malupit. Qualifiers lang ba to? Ang mahal naman nun, papi. Ang qualifiers lang to, so $250,000 is for the qualifiers only. Ay, matindi. Pa-accept daw po sa FB. Isabihin mo kung anong pangalan mo, a-accept kita mamaya. Ayun lang yan. At eto na, si Pason. Mukhang nagbabalak siya dito. Kaso mahuli na kung wala siyang mana. And Vengeful, nandito siya, umiikot. Mahirap and the stun to Legion Commander. Nahil na po, mga kaibigan. Pero the damage will si be enough. Eto si Sankey. Napipilit lumaban dito. Kung nasan si AU, may dugong dadalak ba? Dadalak. May dugong dadaloy. Dada. Para kang si Asuray.
Bughaw na damdamin. Bughaw na damdamin. Hindi, dadalak. Bakit di kita yung logo ng Danak teams? Well, sa ano na to eh? Sa ano na to, men? Ba't daw hindi daw ano? Bakit daw hindi ano? May bakit daw hindi lumalabas yung logos ng teams? Eh, sa loob na to ng Dota 2 stream. Oo. Sa stream na to. Sa Dota na to. Oo. Eh, kumbaga, qualifier to eh. Hindi naman pare-pares yung production value ng mga ano dito. Ng mga tournaments. Alam mo, pre, kahit... Oh. Cup noodles, kahit magpadala ka ng Yema dito, tatanggapin namin yan. Nako, kahit ano kailangan medyo, namin. Medyo saucy yung mga bilihan dito sa tabi ng ano, studs eh. Studio, mahirap. Puro mga ano, tipong, ano tawag doon? All day. Mga all day. All day, every day, all any day, damn day. Day. Ganun na lang kami dito eh, malungkot. Babati daw, perfect shot. Shout out What's sa'yo. What's up sa'yo? Eh, tingnan natin. Ang happy feet dito, 3-0 na sila and thanks to Captain AU, so much efficiency. Kumbaga, every time nalalabas siya dito, eh, may namamatay dun sa side ng Mongols. Ban na ba, ban, sabi ni Ray Joey 123456, ban na daw ba talaga ang mga ganung content sa Pilipinas? Alam nyo, dahil doon, kaya tayo nababatak. Pero ito, mga kaibigan, AU will go down. Kanina ka pa, masyado kang makulit. Ano? Weaver dito with a swarm. Pero tingnan natin, Arui ka dito. Nag- pa yun? Uy, ano yung press di attack lang, mga kaibigan? Nakapag-tipi ba silencer dito kahit pa paano? Hindi. Alam nyo, ang tawag kasi dyan sa mga binan nila, ng binan ng mga smart globe, yan yung mga paraan natin magpa-level. Leveling yan. Kaya kapag ka nakita mo yung tropa mo, uy, nanonood siya. Uy, nagpapalevel. Hayaan nyo lang. Minsan talaga kasi kailangan magpalevel ng mga tao. So chill lang kayo. Pabati daw sa asawa niyang nananabana. Enerlock 001. Kaya ano laban ng Mineski sa next game? Ano na? Piu-piu. Pew, pew. Pwede siyang mag-easy. So, best of two lang to, mga besi. After neto, rekta tayo sa game ng Mineski. And pagkatapos nun, bukas naman. Four-star ladder. Ayun so, na. Relax, relax lang. At best of two. Ano nga ibig sabihin ng best of two sa mga nagtatanong? Paano po yun, kuya, best of two? Usually kasi ginagawa yun sa group stages. Group stages yan. Pampataas na ng points to. Kumbaga, yung playoffs kasi, doon nagkakaroon ng elimination. Best of three. Ang best of two, ganito yan. Kapag panalo ka ng dalawa, magkakaroon ka ng ano, parang 6 points, kunwari. Kapag isa lang panalo mo, tapos syempre isa ka talo. Ayun. Ang score nun, draw. So mga nasa 3 points lang yun. Kapag 0-2 kayo, wala kayong panalo, dalawang talo, ay 0 points yun. Ganun yun. Tapos sa uli, itatali nila kung ilang points yung total na nakuha nyo. At yung kung sino, ang ayun. Mga maraming points, sila yung mga advance. Sabi dito ni One Thing My Way, Butters, bakit po pag napapatayan, lagi mo sinasabi, pero eto na. Kasi yun yung hudyat na titigil yung analysis. Tama para makapasok. Yun yung tawag na audio cues. Kumbaga, eto ha, pagka-caster ka ganito yun, di ba nag-a-analyze yung kasama mo? Oo. Siyempre, hindi naman pwedeng bastos eh, na, uy, tumahimik ka, eto na. Yun, so, ayun na nga. Audio cues ang tama yan. So, Yung taskbar daw. Kitang-kita. Nakikita yung Spotify natin, mga tropa. But, anyways. Timberso, here, meron na siyang 47 na last hits. Medyo nangunguna rin siya. Kasabayan ito si SF. And, naiwan siya sa kusina eh, kumbaga. Pag-isa siya doon, sa bottom lane. And, to be fair naman, kasi TNC, wala naman silang ways to deal with Timberso at this point. Noong una, siguro na first blood nila, tama yun. Kasi wala pa siyang reactive nakamali, armor nun. Nakamali siya dun eh. Actually, getting the Whirling Death and overextending, mali yun pa for the Timberso. Lalo na kung ganito pa. Pero tingin ko kasi hindi niya in-expect talaga na may rotation na gano'n. Pero dito, hindi nila in-expect mga kaibigan, ano ka dito? And the stun is there. Tingnan natin kung nai-heal siya dito. Oy, press the attack. Pero Weaver dito, the duel. Mga kaibigan, sila pa ang nasamaan doon. Napasama pa. Hindi kasi nila na-burst on at mo si Weaver, si Vengeful din ay mamamatay dun sa baba. Malungkot. Pero, nakita naman natin kasi, ang problema, inuna nila yung Legion Commander. One of the tankier heroes, especially in the early stages of the game. Papindot ng Y, pa-network po. Salamat. Tsaka Direct po no, Kojak. Ano? Direct Kojak. Thank you. Shoutout nga pala kay Boss Kojak. At si SF, ang nangunguna.
3,800 net worth on him. Eh, nakakuha siya ng kill kanina. Ito, mga kaibigan, background lang tayo. Dati po kasing Happy Feet, dito po talaga nanggaling yung mga players natin na mga sikat na sikat ngayon. Si Jay. Si Bimbo. Si Jay. Bimbo. Si Jules. Oo. Si John, ano eh, ewan ko kung nasan na, pero wala na ata. Hindi na naglalaro. Si Owa. Si RR, alam ko, sabi ni Kuya, di hindi daw talaga original yun eh. Oh, pero ano yan, napunta yan dyan. Mga Happy Feet. Yun yung sa Dota 1. Kumbaga yan yung all-stars talaga ng Dota 1 dito sa Pinas. Benhur ang mid ng Happy Feet, pero back to the game tayo. Mga besi, ano ba tingin mo dapat gawin dito ng Happy Feet to secure the wins? The silence is here. Mga kaibigan, Pason goes down. The silence utilized properly, at kahit sabihin yung isang kill lang yun, malaki yun. Is still a kill. And especially if you kill the position 1 carry. Dalawa na yung deaths niya magkasunod dito for Weaver. Eh, medyo concerning na. Eh, ang masabi ko lang dito, I think they have to put now defensive heroes around Weaver. Kasi you need to secure. Anong oras daw ba yung Star Ladder bukas? I-check namin yung schedules mamaya. Tingnan natin. Matagal na daw ba ang grupo ng TNC? Ang matatagal na doon si Kuku. Hisam H. Pero si Teams, alam ko, bagong dagdag ba yun. Pero off-cam kill tayo. Dito, Yaj will go down. At eto na ang problema ni Yaj dito. Timberso kasi, this is a percentage, health percentage damage hero. Ano ibig sabihin nun? Mas mataas yung damage, mas mataas yung buhay mo, mas effective ang Timberso sa'yo. Oh, kasi Whirling Death actually removes a huge percentage of your base stats. Oy! Shoutouts kay Yam! Yammers Yui! Shoutout sa'yo! Shoutout sa'yo! Kahit walang pizza, shoutout sa'yo! At ito, pero dito, pinagpapalakan nila. Mga pinagpapalakan nila sa'yo, Nika. Ayun na. Oy, the stun is here. Press the attack. Oy! And the race. Dito, ang lakas kung may SD Benhur. Hindi, tama lang yun. Kasi akil is akil. Actually, kanina di ba napansin nila, pinagbalakan din nila ng masama yung LC. Tatlo yung ginamit nila na hero, hindi nila napatay. So naisip nila, sige, dagdag natin yung isang hero. Mga nagtatanong, madami nagtatanong eh, saan daw ba makikita yung mga live stream details or live stream schedules ng Mineski TV? Punta lang kayo sa www.mineski.net or i-like nyo yung Mineski.net pages and yung other Mineski pages as well. Maraming ano yan. Maraming tayong updates dyan at mga balita. Mineski Events Team. Mineski Events Team. So, abangan nyo lang. Nandun lahat ng mga detalye na kailangan nyo. Hello daw kay Ate Yam. Alam mo, si Yam Yam, mabait yan kahit famous yan. Kumbaga down to earth yan. Mga down to earth na tropa. Kasi dati, natin. Pumunta kami Indonesian yan dati for IESF. Bumibili ako ng tubig doon. Alam mo ginawa? Dahil sobrang bait, binayaran niya yung tubig. Grabe. Kaya kapag bibili kayo ng tubig, isama niyo si Yam-Yam. Sama niyo si Yam-Yam. Hindi kayo mauuha kung sama niyo si Boss Yam. So, shout out. Hindi, alam niyo kung ba't kayo naboboringan. Kasi, kanina maganda, talagang intense yung laban eh. Pahinga muna tayo. Relax. Relax ka lang. So much on the line kanina. Milyones ang kumbaga nakataya kanina. Kaya sobrang tindi rin talaga nung laban. Nakita nyo naman, yung bakbakan, parang back and forth. Nananalo TNC, nananalo din Cloud9. Pero dito, laning phase pa lang. So chill kung, pa lang. Kung ayun. May camera kami dito ngayon at nakikita nyo kami, pwede namin ipakita yung ginagawa ni Manjin. Siya po ay nananaginip. Nananaginip ng matindi. At ang kanyang posisyon ay tinatawag mabait yan si Yam. Mabait yan. Alam nyo, pagka maglalaro kayo ng Mineski Infinity, sama nyo si Yam kasi sigurado libre kayo. Basta sabihin nyo lang yung pangalan ni Yam, bayaran nyo na rin. Sabihin nyo, uy, si Yam, tropa ko si Yam. Sige, laro ka libre. Bayaran mo na rin. Teka lang, dito. Tingnan natin kung sino mauna dito kasi pwedeng mauna si Legion Commander dito. Dito, pero the silence will be there, but so it will not be enough to save dito si Reserve. Pero aruwi ka dito. With the duel, tingnan natin kung maliit ka sila dito. Magnetize is there. Pero ayun na, Benhur dito. Medyo oplantikwasan lang sila dito. And steady handsome na mga besi, minapatay na sa inyo. Huwag na kayo sumugod. And another kill goes to Earth Spirit dito. 2 kills actually going to Earth Spirit dito. At mga kaibigan, they are chasing for Benhur. Benhur will
shrine up here. Shrine at dito and eto na. Medyo napalaban dito. Alam nyo kasi Southeast Asian Dota, Rambo talaga to. Uy, sumama na si Medusa. Ayaw na nila mag-farm. Laban na ito. Time lapse away. Wala. Wala na. 2-4-2 trade there. Pero matindi doon. Namatay si Centaur. At nakakuha pa ng dual damage tong si LC dito. Pwede po pang patingin kung ilan na yung dual damage siya. 20 na. Salamat po. Ayun na nga. 20 damage. Yung mga natatanong dyan kung maglalaro pa si ganun tong player, si ano, time will tell. At madaming managers na naglalabasan ngayon. Lagi natin, last year pa lang sinasabi natin, 2017 is gonna be the year for Dota here in the Philippines. So, ako, actually, sobrang excited ako for actually, the patikim Philippines. Na ano na lang to eh. Parang patikim na lang to patikim eh. Patikim pa lang patikim yun. Pa lang yung 2016. Oh. Ano ba mga nangyari sa 2016? TFC. ESL 1 Manila. Oh, Manila Majors. TI6 o ano, si TNC. Upset. Ano pa? Yung Boston Major, na-invite. Yung mga S1 Lycos pa, yung sa West G. Yung qualifier sa West G. Yung mga na-invite, nangyari ganun. Di ba na-invite pa yung Execration Direct invite? Hindi lang nakapunta. Hindi na nakapunta, pero yun yung... Yung the fact na na-invite sila. Na-invite na. Pero tatandaan natin na hindi yun yung first time na may na-invite sa kahit anong value event na Pilipino. Ang pinakauna pong na-invite is yung TI1, yung panahon ng Happy Feet Mineski Dota. Ayun na nga. Mineski dot Happy Feet. At yun natin dito. Medyo nas ang control ng pace of the game is definitely on the side of Pero eto na. The Sentry Watch will be there. Stampede. Magnetize. Will. Hindi. Si Sankey pa nakapatay dito. Sobrang, I think, ang kailangan dito talaga i-utilize ng Mongols is yung ano eh, yung magic damage nila eh. Yung magic damage nila, hindi basta-basta magic damage yan. Yung mga damage over time. Tingnan mo yung Chakram. Yung pure burst na nanggagaling kay Timber. So, ang kailangan nila gawin dito, tingin ko, for ES and Silencer, para mas maging effective sila, kumuha sila ng Veil. Veil of Discord. Yeah, one of the stronger. Actually, I think they will say you have so much magic damage on the side of Mongols, and not only that, they have the kailan dual daw, kailan daw susunod na majors, mga besi? Kiev April. Majors. April. Alam ko magsisimula ang majors na qualifiers, March eh. So, abangan yan. Sa mga nanonood pa lang, this is HF, Happy Feet versus the Mongols. This is only game 1 of the best of 2. So may isang game pa tayo pagkatapos nito. At tignan natin, uy mga kaibigan, the sod is real. Alam nila na nandito yung lima. And Pason, alam niya hindi siya makakaparap dito kasi unang-una may sentry ward dyan. And eto na, the stun is there, Earth Spirit, Silence, at pagkatapos ng Silence, napakaganda ng ginawa nila, nag-back na lang sila. Great actually commanding good. By the captain. Oh. And I think Jesse Bash pa rin yung nagsabi doon. Kasi pero umisneaky movements. Mga kaibigan, si Medusa dito ang nahuhuli. And the swap, andito na Stone Gaze mga kaibigan. And the Stampede is pop. Pero ito, AU nananakbo. Tignan natin kung makakatakbo siya dito. Ayun na nga, Silencer will get the kill. Sobrang talino na, killing spree. The duel, ito mga besi. And tignan natin kung uy, may false promise ba, the magnetize. Tignan natin kung hindi nakakuha ng duel doon. Nakapatay pa siya. AU. Pero IGH dito will go down. Pero ayun, bebebe with the raises. Tignan natin kung papalag ba sila ni Jesse Vash dito. At hindi na po. No requiem there. Kasi wala pa siyang souls masyado nun eh. Kaya hindi pa siya nagpato nung ano doon, requiem. Direct invite sa BIR. Yun yung next THC. Invite na makukuha natin. Abangan nyo, best of 5 series. TNC versus BIR. Yung ano daw ibig sabihin ng All-Star, tingin ko kasi ang ibig sabihin ng All-Star. Super Kojak, ano ba ibig sabihin ng All-Star? Yung Happy Feet All-Star. Ano yun? Parang slang lang siguro. Oh, slang lang All-Star. Kasi dati ang tawag sa mga nag-Dota 2 lang, katulad ko, ang sa research ko kasi, dati kasi ang pangalan ng Dota 2, Dota All-Stars. So, ayun na nga. Oh, yun yung tawag sa Dota kasi lahat sila heroes, di ba? So, All-Stars. Parang lahat ng stars, superstars. So ito, nakikita natin difference in XP earned. Medyo nasa side dito ng Mongols. Lamang sila kasi sa kills and sa objectives. Actually, nakuha ba yung mid? Hindi ko makita kung nakuha yung mid. Hindi, yung mid tower nakuha nila. Sa bagay. Pero ito nga, lamang talaga sila sa towers dito. Lamang na lamang mga chong. Kasi dalawang tier 1 na bumagsak para sa side ng Happy Feet dito. Medyo concerning for
for Happy Feet? Wala eh, Bessie, talagang kailangan gawin dito. Actually, yung farm nga ni Ben Hur dito, maganda-ganda na eh. May 2,000 gold pa siya eh. Ano kayang bubuhay niya dito next? Tingin ko, Hurricane Pipe na to. Medyo masama. May Blink Dagger na to si Legion Commander on top of the Armlet of Mordekai. Boss Wolf at Boss Butters, pogi ba kayo? Sabi ng nanay namin. Ako, tatak silang ba tayo ng mga magulang natin? Kung isa lang po ang nagsasabi sa akin na pogi ako at yung nanay ko, maraming salamat sa kanya. Hmm. Ayun na nga. Kasi yung mga international viewers natin kanina, ang sabi nila, steady handsome daw steady kami. Steady handsome. Pero hindi kami naniniwala kasi alam namin, mahilig mang asar ang mga, ano, ang mga ibang lahi. Pero ars lang yung Mineski, 8.30 po, 8.30 p.m. Abangan yan. Chill lang tayo. Chill lang tayo. Bakit bangus? Pogi ka ba? Si Manjin at tulog. Log 2. Mga kaibigan, pero ito, AU. With the stun, and so that will be enough to secure the kill. Stampede is one of the ultimates din na pwede mong gamitin more often than most because of yung cooldown niya. Eh, medyo mababa naman for a team fight. Alam nyo, kung sisisantihin nyo si Manjin dahil natutulog, eh, sisantihin, masisisanti kami lahat dito. Oo, oh, kasi kami kasi dito, palitan gaming kami dito. Kung sino hindi yung tricast na lang na yon, pang finals lang yun. Yun yung lang makakanasan yun. Or kapag ganado kami lahat. Oo. Kumbaga, mula Wednesday pa lang, nagka-cast kami, malungkot, awit. So, pahinga lang. Mm. Centaur Warrunner dito, meron na siyang Hood of Defiance. So, it's a magandang tool to survive the onslaught of Mongols. Ako, gusto ko talaga dito manalo. Ilan ba kukunin dito? Kung dalawa, sana makuha ang Happy Feet sa Mineski. Oo. Para magandang maganda yung start ng PH Dota scene. Kasi, ang ganda na eh. Oo. Isipin mo, meron na tayong ESL 1 Genting. Although, medyo shaky yung nangyari doon. Nakita naman natin kahit paano na palag-palag. Oo, may palag talaga. Wings lang talaga yung natapat wings, sa atin. Wings eh. Lang talaga kasi yung natapat. Mahirap talaga ang Wings. Pero ito, hard, Happy Feet, 1 carry, 4 supports daw. Di naman. Di okay naman. Lang. Okay malakas lang. Naman si Timber. So, nakabuhat pa rin. Core pa rin yan. Kumbaga. Si Legion Commander eh. Hindi. Ang Happy Feet dito yung may ASIP eh. Ay, Happy Feet ba daw? Oo, kasi tayo lang gumagamit niyan. Kasi mahilig tayo. Idol natin lahat. Ang ASIP ni Jules. Oh. Dyer's middle tower is under attack. Pero dito, ASIP si Ben Hur. Isa sa mga steady na cheat ka lang koy pogi. Ang totoong pogi ang steady handsome. Pero eto mga kaibigan, AU dito. Oh no, ano mangyayari sa iyo? Ay nako po, nasaktan si AU. The false promise. Pero I think matutumba siya dito. Red spirit dito, silence kay Pason royalty respect. Andito na ang stampede. Si Belong dito, galit na galit, pinagsasampal sa mukha. Oh no, eto na, Stone Cold Stunner. Pero eto, Stone Gaze, nanggagaling kay Medusa. Eto, tignan natin kung mag-aabo na ba sila dito. Medyo na petrified dito si tawag dito, si Weaver. Pero magandang buyback ng sa Vengeful Spirit. And bukod doon, yung Centaur, napitas niya yung Silencer at yung Hoy, huli dito. Huli, double stun. Maganda. And maganda Medusa will go down and ang ganda ng best 1 dito ng Happy Feet. Nakita nyo naman without even using that Requiem natalo nila yung side ng ng Mongols. Ganto ginawa nila. False Promise ginamit dun sa dual target para lang hindi mabigay yung dual damage at bukod dun sobrang tumagal yung laban. There was enough room for Happy Feet to initiate on them eh, dahil doon nakapit na sila ng tatlo. Si Boss Butters ba yung manager ng Asian Arena sa kasamaang palad? Opo. Opo. Ako totoo po yun. Po yan. Totoo ang balita ka, namatay dito si Centaur. Pero ito, mga besi, na-miss niya daw ang bakbakan ng TNC kanina and ito, chill lang tayo kakatapos yung isang tournament. Matagal pa ang taon, marami pang mangyayari, may TI7 pa. Oh. Malay nyo, yung walong invited sa TI7, lahat Pilipino. Oh, na, wait lang. Matindi yun, pwede matindi yun. Hindi, pero alam nyo, apat na lang ini-invite ngayon eh. Apat na lang eh. Paramdam ko apat na lang lagi. Pwede rin. Kasi ganun na yung naging format eh. Tingnan natin yung format ng internationals. And interestingly enough, dun sa Kiev Major, dahil ang TNC ay nagpakita ng napakalupit na galawan doon sa WestG.
at bukod doon, execration, medyo nakalayo-layo rin sila doon sa ESL One Genting. Medyo tricky na ngayon kung sino i-direct invite sa Southeast Asia. Clutch Gamers versus Mineski, mga kaibigan, eh sa kasamaang palad eh na-postpone. Pero Mineski will have a game against Pew Pew mamaya after ng two games nitong Happy Feet versus Mongols. And what's happening right now is May DAC pa pala. DAC is April, bandang April pa yan. Dota Asia Championship. May DAC pa pala. Malay mo, sabi ni Yum Yum dyan, 4 lang daw per region. Di ibig sabihin, 1 lang per region actually. Di. Malay mo, sa sobrang galing ng mga Pilipino, 4 yan. Kumuha sa region 1, region 2, region 3. Oh my God. Sa NCR. Bakit? Ang dami nating region dito. Pwede natin iba talaga, Butters! Iba pwede natin tugain yan. Ano ka ba? Isa ang alamat, Butters, ang mga joke mo. Pero ito, ang Happy Feet versus Mongols. Si SF, sobrang yaman. 14,000 net worth. 4,000 ahead of that Medusa. DAC Regionals daw will start, sabi ni Yum Yum dito. Kailan daw po? Next week daw. Next week daw mag-start. Kasi nagsimula na yung Chinese qualifiers. Eh, problema kasi, apat yung slot ng Chinese qualifiers na pwede sumali. Merong invited na ang DAC, which is EG, Wings, UB, and OG. Tapos naghahanap na lang ng mga dadagdag sa kanila kasi may mga regional qualifiers pa mangyayari. Okay, yan. 12 kasi yung maglalaro for DAC. Apat na yung na-invite, di ba? Tapos yung susunod na apat from the Chinese qualifiers kasi sila yung nag-organize eh. Tapos yung huling apat mula sa Southeast Asia, America, Europe, at CIS region. Mm-hmm. Qualifiers yun. So isa lang yung galing sa Southeast Asia. Ayun yung medyo tricky. Sino ang ayan, papalag? Si Yum Yum, kapag bibili kayo ng tubig, sumama kayo kay Yum Yum. Kasi si Yum Yum ang sasagot ng tubig nyo. Basta ang tubig na bibili nyo lang, absolute. Kasi kapag bumili kayo ng Pocari Sweat, magagalit si Yum Yum sa inyo. Masyado kang magastos. Ayun sasabihin nyo. Pero at least, di ba, nakikita nyo yung mga managers ng Dota natin, nakikisama sa atin dito, na nanonood, na nag-i-explain sa tao kung ano ang mangyayari. Kasi sa totoo lang, sila talaga nakakaalam. Kasi sila, yung mga yayamanin. Hindi, sila yung mga kinokontak ng mga tournament organizers. At dito na. Nagpupunta ba ang Mineski players sa MI TAF? Tingin ko pag may tournament, pero pagka wala, nasa gaming house yan. Oo. Ito na, wrap around here. Pero si AU will be spotted, si Smoke will pop, pero mas patan sila dito po, ng ward. AU, Yudge dito, naka-invis ba to? Naka-smoke? Tingin ko naka-smoke lang to eh. Naka-smoke lang yan, pero na-reveal na nga sila. Alam na ng ano to. Alam na lang mo kung saan yan sila. Nagbablock, pero blink in sa Medusa, silence is there. Pero, naku, hindi kasi nakaon yung ayun mana shield na doon. Ayun ang nangyayari, mga kaibigan. Nagkaroon na silence, pero hindi na pop-up. Hindi nila nagagamit ng efficient. Etong silence ni Silencer. Pero ayun na nga, the Stampede is here. Uy! Grabe naman pumutok, mga kaibigan. The false so promise damage lang. On him. Kasi false promise, nag-expire na. Pero, tapos Jesse Vash will go down also. Uy, magandang stun yun ah. Oy, time lapse. Tingnan natin dito. Son pa, mga kaibigan. Pass on loyalty, respect, John Cena. You can see me, mga kaibigan. He will get out. Pero Ben-Hur, Ben-Hur, Vash, and AU will go down. Okay, sana yung initiation dito. Kaso may follow-up na silence agad. Although hindi efficiently nagamit yun. Kasi hindi rin pumalag yung Mongols. Ang problema na duelo ang ating SF. Eh, medyo ayaw natin maduelo yung SF natin. Kasi ito nyo naman, even with that false promise, just right after the false promise, ayun naman. Nasaan daw si Denki? Kasi kahapon, kumakain kami ng mansanas. Napabahing si Denki, nasingot yung mansanas. So, ayun. Get well soon, Denki. Bukas nandito siya. Kasi pakiramdam namin bukas, normal na uli yung ilong ni Denki. Hindi, pero nagpapahinga si Denki ngayon kasi bukas may Star Ladder. Chill lang. Relax. What is happening here? Sino ba mga nagkas kanina ng TNC? Ako. Yun. Si Wolf. Si Butters. At si Manji. So kami rin po ang nagkas noon, mga kaibigan. Shoutout nga pala kay Manji. Lang kayo. Hindi, kapag ka napabahing ka, di ba sumisingot ka after noon? Gumaganon ka. Edi, yun yung nangyari. Nasingot dito. Pero eto, gusto niya natin si Medusa.
meron siya Stone Gaze dito, and nandito si Legion Commander, pero tutulong ba siya? Press the attack, pero the chain stuns coming out. Oo. From Happy Feet, mga kaibigan, inuubo na ako. Pero tuloy mo muna. Si Legion Commander dito, inahabol nila, armlet toggle, won't save him. Time lapse there for Weaver. So much damage din na na-deal ng Blade Mail doon. And two kills going on the way of Happy Feet. At hindi lang yan, magandang kills din kasi nakuha nila Legion Commander at yung Medusa. Eh, kung magaginawa lang nila, eh nagsipag lang sila. Kilala pa naman yung Arcanis. Chill lang kayo. Ang uling balita ko dyan sila Godot pa, pero alam ko kasi ngayon si Godot tinanggal na eh. Pero ito, si sabi Godot nila, sabi sa inyo talo, abit pangit kasi yung draft ng Oracle. Actually, maganda yung draft ng Oracle dito eh. Unang-una sa duel, kaya mo i-negate yung duel damage na makukuha netong netong Legion Commander. Legion Commander. Ngayon, kung magka-late, pag dumating na ng mid-game at wala pa rin damage ito, na talaga napigilan nyo itong Legion Commander na kumuha ng duel damage, mawawalan siya. Ineffective yun. Ito kasi yung sinasabi natin kapag kumukuha tayo ng Legion Commander. Dapat nag-i-invest tayo ng oras sa kanya para dalawan siya, bigyan siya ng mga duel kills na madali. Oh. Kasi if ever siya yung kailangan magpagod doon, at this level of play, mahirap. Lalo na, nakita nyo, mula dalawa na nakuha ang duel kills noong Legion Commander sa laning phase. Pero simula na nagkaroon ng level 6 na false promise itong Oracle, hindi na siya nakakuha ng duel kasi lagi lang ginagawa, lagi lang nakaabang si Jesse Vash doon sa paggamit ng false promise doon sa duel, nasa na duel niya tropa. Eh, yung duration kasi ng false promise is enough to keep his teammates alive para hindi makuha yung duel so, damage. So, chill lang tayo dyan, Benson Arcano, sa makasamaang palad ay hindi ko po kilala yon. Pasensya lang. Na. Pasensya na. Chill lang tayo dito. Mm-hmm. Si Baba Yaga dito, mag-isant ako. Solid daw yung mga dito. Uy, mga kaibigan, parang mamaya na yan. Another chain stun. Pero, uy, double edge doon. Hindi na mamasama. Mamba out. Mamba out. Steady handsome. Mamba out. Kasi, yun ang problema, hindi alam ng Happy Feet kung ilang heroes ang magre-respond from the side of Mongols. Kaya hindi na nila tinuloy yung masamang balak. Natatawa ako sa mga sinasabi sa chat. Eh. Ano sabi? Solid mga casters nito pero hindi na hype kanina eh. Kanina kasi, natutuwa kami kasi hindi namin alam talaga kung saan kami kumakuha ng energy. Pero Yedge dito will pick off proxy. Ito nga kanina nga kasi, anong nangyari doon? Ito. Hindi namin alam kung saan namin nakuha yung energy namin. Oh. Kasi, ang mga tulog namin, 2 oras, 3 oras lang. Oo. Tapos, nung pagkatapos nun, ang wala na nagsalita, ang ginawa na lang ng lahat, natulog. Diretso kami lahat. Mamba out. Pero magbabawilan tayo ng onti. Mamaya hype ulit tayo. Kasi, kung napapansin nyo, medyo napapaos na. Ako mismo, napapaos na. Ito si Iba, malapit-lapit na rin. Tapos yung Manjin, medyo bagsak na. Kumbaga, di naman kami mga Diyos dito. Meron kami kaming limitasyon. Alam nyo, eto ha. Hanapin nyo yung Facebook page ni Denki. Tapos, i-PM nyo. Hoy, Denki, magtrabaho ka nga. I-PM nyo. Sabihin nyo, sumasagot yun si Denki Lords. Sumasagot yun si Denki. Hanapin nyo siya. Okay, Link and Spear. Interesting choice here. Hindi na siya ma-duel dito. Actually, ang way lang ng Mongols dito to cancel that Lincoln is through that last word. Actually, last word lang, no? Isa lang, no? So, medyo may rapat sila dito. Actually nga, may one time nagkas kami ng Sailor pagkatapos namin, nag-uusap kinila Denki, sign language na lang. Eh. Kasi wala talaga. Wala pa si Wolf noon. Tapos kami ng tatlo nila Manjin, sigaw lang kami ng sigaw, wala kami pakialam. Tapos nag-sign language na kami after noon. Kasi wala na talaga kami mapigang boses. Poses ang puhunan dito. Ayun ang sinasabi natin. Skadi Pippen is now alive on Medusa. May sipon kami. Halos lahat kami halos may sipon. Lahat may sipon. Sobrang lamig dito sa studio. Negative 35 degrees. Pero ito na. Hindi nila alam na may Lincoln. Hindi nila alam. Mga besi and the duel will be here. And ito, Skadi Pippen na. Si Medusa. And ito, tignan natin. AU with the stun, pero he will go down, delaying the inevitable. Jesse Bash will go next. Triple kill. Nakatatlo dito for the Mongols. Nakatatlo dun yung Mongols. Bukod dun eh. Akala natin hindi nila alam na may Lincoln. Alam pala nila, na-cancel agad nila using that last word on silencer. Tapos dun, quick follow-up ng duel from that Legion Commander. At ito, in fairness, naka-isa dito si Pason na Tore. Pero, naku,
knocking on Heaven's Door na itong Mofos dito. And only Yach there to defend. 48 seconds down pa rin si SF. Medyo ayun, mga Messi, may nagsabi dito, may hater tayo. Ano sabi? Alam nun po bosses, pero mamaya na yan. Ay, hindi pa pala. Si Yach talaga, kahit kailan talaga, oh, pinapakaba ako nito eh. Pero yun, alam naman po palang bosses ang puhunan, wala naman kayong mukha eh. Nginget pa nyo, real talk. Pasensya po kung ang gwapo nyo, Besi. Normal na tao lang po kami. Sabi po ng magulang namin, pogi kami. Ayun lang ang pinanghahawakan namin sa buhay. Wala nang iba. Pero eto na, Jesse Vash with the stun. 3-man stun dito, the swarm. The swarly mga kaibigan, offland talk hang dito. Babayaga dito, umarap lang talaga. Walang pakialam, long hair, don't care. Pero eto, the stampede is popped. Wala naman nangyayari, talagang ang ganda ng ginagawa dito ng Mongols. Oh, maganda. Ito ah, pusong Pinoy tayo, pero yung Mongols, ang ganda ng ginagawa dito. Keep away game, pinaparap nila si Medusa, alam nilang buff na yung Medusa nila, kayang-kaya na. Pero ito, the break will come out, pero may dinuduel dun sa baba, si tumba na agad, dito, si AU. Uy, at naku, hindi nila pa mapatay dito, nakapit po masama. Hindi pa nila napatay si Earth Spirit dun, ang maganda stun, and another kill is going in the way of the Timber, so... 22 Bloodstone charges. Medyo tagilid tayo dito. Nako, hindi pa nila mapapatay. Alam nyo, alam nyo, eto ah. Yung Void ni Jesse Bash, lalabas yan kapag ka-do or die game na. Oo. Kaya, huwag tayong hater. Lalabas yan. Alam nyo, ay, nako, pag nakakita talaga tayo. Hindi lang kayo ang nakamiss dyan. Pati kami. So, yung position 4 support na Jesse Void. Lalabas yan. Pero chill lang tayo. Sinasabi ko nga sa inyo, huwag natin i-define yung career ng isang tao dahil sa isang game. Oo. Masama yun. Madaming ginawa si Bash para manalo ang Mineski nung Mineski pa. Oo naman, totoo yun. Kayo, ang problema sa inyo, nakikita nyo lang yung Void na yun. Hindi nyo na naalala yung mga ginawa ni Jesse Bash para sa Mineski. Pero to Rod of Athos is the choice of item para sa Silencer. And many ways, this is another way to deal with that Link and Spear. Kasi ang mangyayari dito, yung route, sobrang layo ng distance, sobrang layo ng radius na pwedeng pagkastan, eh, mahuhuli agad nila talaga dito si SF. At bukod dyan, meron ng gem ang Mongols. Medyo problema na to para kayo, no? Para kay Jesse Bash, AU, Ben Hur, Pason, Yaj Dota, yung nag-mineski din dati, at si Pason. Oh, si Pason. Si Pason. Si Pason, no royalty respect. Payson. Bigyan daw ng Milo ang HF, so lahat mong pag gusto magpa-shoutouts dyan, magpa-shoutouts kayo, nababasa namin ang chat. Oo. What's up? Nalala ko yung forever to yan. GPM. No, Plane Bash. Eh, kami, actually, naalala din namin yan, pero ayaw namin sabihin kasi tropa yan eh. Tropa natin tropa yan. Huwag kayong hater. Ano ba naman kayo? Hindi, yung tama nga kasi. Tama nga kasi, sabi dito, isang magkakamali lang top player, sikat agad. Eh, isipin nyo yung mga tamang nagawa din. Ito na nga, pero Rose Ann Mendoza dito, kinukuha na ng Mongols. At hindi nila alam si, ano, kilala lang kasi na itong mga tiga-Mongolia, sila Genghis Khan, sila Kublai Khan. Pero ito, Kublai Khan, mga kaibigan, will go down! Pero reserve dito, AU, malapit na siya, the silence. Ito ang nagiging X factor, yung key factor ng Mongols para manalo is the silence. Pero ito, the duelo, duelo makabago, mga kaibigan, the king of rebattles. Ito na, uy! Nahuli nila sa Pason doon. Medyo tagilid tayo dito. Pero eto na, Ben Hur. Tumahuli dito. False promise is there. Dito. At eto na. SOM ulti. Pero walang damage masyado. Tapos promise lang. Eto, si Jesse Bash. Si Jay Skills, mga kaibigan. Kamukha ni Jay Skills, si Oracle. Pero eto na, it's a 4-2 exchange para sa side ng Mongols. At ano po ang nangyayari, mga kaibigan? Napakalungkot. Requiem was used pero sobrang tanky na rin nung side ng Mongols dito with the Timber Saw and that Medusa. Parang hindi masyadong na-scratch yung armor dun ng Mongols. Sobrang kunat na nila dito. 26 charges sa Timber Saw on top of Hood of Defiance, Aghanim's at Shiva's. Na napapansin ko talaga yung si Oracle talaga. Ito yung J-Skills ng ano eh. Nanonood ka pang flip top? Hindi. J-Skills ng Dota yan. Ang haba ng mukha. J-Skills. Shoutout kay J-Skills. Kung sino man siya. At nanonood yata siya. Shoutouts kay Sanji 1115. What's up? Sayo. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower. Pero pa-shoutouts daw, Boss Butters. Ayun, Sanji. Shoutout sa'yo. Energy Cup yung Pason.
AU. Nag-energy ball yung Happy Beat sa TNC kanina kaya wala silang energy. Oh, pwede rin, pwede. Oh, sa bagay kasi magkakaibigan naman 'to. AU, alam natin dating TNC. Tsaka bukod sa kanila kami, rin, nagtasi kami ng kamay doon. Eh, naubusan talaga kami ng lakas. Tingnan mo naman, di na kami makapagkas dito. Sobra. Wala namin boses eh. Mm-hmm. Boss, pa-shoutout po. Nanalo ako ng 4 na arkana kanina dahil sa TNC. Ang tanong, wala ba tayo dyan? Uy, duduwil niya. Kala mo talaga, natakot ako doon. Si Rose, Rose andito. Alam nyo, may dalawang babaeng pinagkakaguluhan dito sa Dota. Oh. Unang-una si Rose Ann. Oh, si Rose. Pagkatapos si Julina. Si Julina. Si Julina kasi wala dito kaya si Rose Ann yung pinagdidiskitahan nila. Oh, pinagdidiskitahan. Si Julina sa mga hindi nakakalam. Eh panoorin niyo yung video kahapon ng mga laro. Makikilala niyo kung sino si Julina. At bakit? Lex kung... Fernandez pabati sa iyo. Si Julina. And I think with this di daw siya nagtaas ng kamay kanina. Ay, naglalaba daw siya. Sana ayaw, shoutout nga pala sana ano, sana besi nagkusot ka sa taas. Siya yung kanina, di ba? Siya sabi niya, shoutout sa iyo pare. Sana matanggang ngayon naglalaba ka pa rin, medyo tagal ha. Parang nagtataka na ako, parang hindi ka naman talaga naglalaba eh. Kanina pa yan eh. Meron pa naglalaba dito ng apat na anim na oras, pero pag ganun. Pero alam niyo, mamaya na yung Fighting Dreamers na yan. Mamaya na yan, kakantayin natin yan kapag lumalaban ng mga Pilipino team. Oh. Alam nyo, ang Pilipino kasi mahilig talaga sa anime, kaya alam natin yung Fighting Dreamers na yan. Napakalungkot ng buhay mo, napakalungkot ng pagkabata mo kung hindi mo inabutan yung Fighting Dreamers. At sa mga nagtatanong kung anong kanta yon, yun ay Go ng Flow. Talaya. Ang kumanta nun, ang pangalan ng kanta na yon Go, tapos ang kumanta, Flow. Okay. Ayun. Take Me Later. Mirana Uso. Yan po ang bago nating kaalaman para sa ngayon. Still young 18. Shoutout sa iyo. Dito daw sa Canada. Ayan. Still young. Nagtitiklop na daw siya ngayon. Nagtitiklop ka na. Saludo. Medyo saludo ko sa mga tropa natin na naglalaba pa rin na ngayon. Eh, masipag kayo. Shoutout sa inyo. At lalo sa iyo. Anong pangalan niya? Yung nagtitiklop? Si ano daw Trojan Jen na yan. Trojan Jen, what's up? Di daw siya makaihi kanina. Ay, sobrang intense daw. Ang sinabi nga namin ng payo, dalhin mo yung PC mo sa CR para wala ka ng problema. Oh. Lagi na tatan. Lalo naman kape. Mirana Uson, Mirana Uson ang pangalan Uson dito. Pero wala eh, nasa ano eh, MTRCB. Chairperson eh. Busy na si Mirana Uson. Di na kasi ginagamit niya yun. Nakikita mo pa si Mirana, wala na. Na-nerf na. Kaya ginawa ni Digong, sabi ni Boss Digong, ayan, hindi si... nagdodroga yan. Dito oh, kang yan. Oh, yan. Dali nyo sa MTRCB. MTRCB yan. Safe yan, safe. Mm. And, na, nakita natin, medyo, SF, siya ba rin nakakalabang in terms of... Saludo tayo sa mga OFW dyan, lalo na sa Kuwait. Shoutout sa'yo, Bessie. Pero eto na, knock-knock na rin yung heaven's door. Shadowfiend lamang siya sa net in terms of farm. Siya yung nakunguna. Pero ang problema, eh, nagtag-irap yung mga tropa niya. Kasi SM, meron siyang flash farm na ano, mechanic kasi dun sa shadow races niya. Pero, in terms of yung sa mga tropa niya, hirap. Lalo to si Weaver. Although, si Pason, maganda yung performance sa kanina. Yung net worth niya, napakalayo compared dun sa carry din. Nung side na Mongols dito. Pero eto mga kaibigan, we are fighting dreamers, tananananan. Pero eto na mga wala, kaibigan, uy, naku, hindi, nakapagtikwasan, wala sila talaga magawa dito, nakakapanda lang sila. Uy, naku po, high na Q, mataas na Q, high na Q, high. Sobrang unat dito ni Medusa at meron pa siya yatang Aegis, hinaharap lang talaga niya lahat ng mga pumunta sa kanya. Naku po, problema ito. Walang magawa. Walang magawa. Ang kate, sobra. At si Reserve dito, medyo nagbabalak ng masama. At ito para kanina ba si Pedro? Wala. Kanina ba niya dinonormal dito yung ano, Medusa? Masakto mo lang po tayo ngayon. Pero eto na. Aegis is pop. Tignan natin dito. Silence dito. Na, pumasok na sila mga kaibigan. Eyo dito. Tinamaan ng roll. Ng ano, sipa-sipa technique. Rolling boulder. Pumasok mga kaibigan. The stone case is here. At binabawasan lang. Nang binabawasan dito ng Mongols. Ang rocks. Naku po na petrify si Tropang Pason. Uy, naku naman. Pero maalik na siya. Problema na duel na ay, ating naku tropa ay, sento dito. Ay, patay na naman. Nakakuha na silang barracks. Meron pa silang tatlong kills. At si Benur dito kanina pa niya. At GG na. Wala na. Wala na. Pero
Inang, ha? Alam nila dito. Alam nila dito. Napakaganda team fight composition from the side of Mongols. Ang sobrang key factor dito is yung usage of silence. Wala, Bessie. Laging sakto eh. Laging maganda yung timing. Wala, Bessie. Teko lang. Bago mo yun yung unan. Ito nga, mga Bessie. At sinasabi natin dyan, ubosin daw. Ubosin. Sige, babawi dito. Happy alam nyo, ito sabihin namin sa inyo. Kinakanta namin ang mga anime theme song kapag ka meron talagang malupit kami nakikita. And kanina kasi, worthy yung laban ng TNC para sa Fighting Dreamers. Abangan nyo yung mga susunod na kantahan natin. Madami kaming nakalaan. May mga Play Mapreka, may Ghost Fighter, may Dragon Ball. Meron kaming Chala Head Chala. Chala. Yung bagong version, yung kinanta ng flow, yun ang meron kami. Hindi kami basta-basta. Anyway, Mongol securing one victory on their side. BO2